Sa istasyon ng pulisya dumiretso ang dalawang minor de edad na ito matapos masangkot sa rambol sa barangay Payatas, Quezon City. Kita pa ang sariwang sugat ng binatilyong biktima at ng 15 anyos na kaibigan. Trip lang po yun. Trip lang po yun. Managalag po kasi yung sinir. Managalag po yun. Ano? Managalag po. Pababa po sila ng sabar, sinita po ng barangay. Tapos yung barangay po, pinutukan po yung barangay, Tapos yung barangay pa ganun, tapos kami na-alarma, pumunta po kami lahat doon. Maya-maya, dumating ang isa pang complainant. Pinagsasaksak daw ng ice pick ang 22 anyos niyang kapatid na si Jason Kaakoy. 7 saksak ang inabot ni Jason kaya dinala sa ospital. Ang salarin, ang 14 anyos na leader daw ng grupong ng gulo sa mga naunang biktima. Si Dudong, kapatid ko, na ano daw, na sumpak daw o nasaktak. Kaya na-alarma na kami, kaya lumabas din ako. Lumalabas sa ating investigation na itong biktima at suspect ay dating may alita na dahil magkapit bahay ito. Pinuntahan ng mga investigador ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Nakausap ng pulis ang ilan pa sa mga kabataang nadamay sa panggugulo umano ng sospek. Kwento ng binatilyong ito, muntik na raw siyang tamaan ng sumpak ng mga sospek. Kwento niya, dati na raw siyang sinaksak ng binatilyong sospek. Magpunta ka lang po ron, migla po ang sinaksak eh. Nag-trip lang? Opo. So marami na palang nasaksak yun? Opo. Dahil kilala na sa lugar ang binatilyong sospek, natunto ng bahay nito. Pero mga tsahin lang ng sospek ang humarap. Aminado silang nasangkot na sa seri ng rambol at pananaksak ang pamangkin. Nagkasabay po kasi may gulo rin doon. Parang sumabay sila, binastos nila kasi yung kaibigan na babae. Pero hindi na mahagilap ang binatilyong sospek. Kailan pa siya hindi umuwi? Kagabi po, pagkatapos ng gulo, hindi ko na nakita. Nangako naman ang mga kaanak na sila na ang magdadala sa istasyon ng pulisya. Sakaling makita nila ang binatilyo, nagpapagaling naman sa ospital ang biktimang nasaksak nito. Cesar Apolinario, GMA News.